Welcome back, mga kaaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na pinag-uusapan po ngayon sa social media. Itong post ng mga Paulkerson siblings, mga kaaldap. Nakakatuwa po. Dahil, kumbaga, kung titignan nyo, mga kaaldap, simpleng-simple lang, di po ba? Ito kasi mga kaaldab eh, para batiin ng congratulations, honor student nga po, itong si Angel mga kaaldab. Marami tuloy nagtataka, marami po tuloy nagdududa na may, well ito ah, base lang po sa informasyong nakuha natin na may bata nga po raw sa video na hindi na nga po daw in-upload dahil nakwita nga po at kinat na nga po raw yun. Medyo pasintabi na lang po sa mga ayaw pa rin pong maniwala sa mga taong masasabi natin na kumbaga hindi tanggap ang katotohanan. Pero pansin-pansin nyo naman po mga kaaldab, yung video yun mga kaaldab, talagang masyadong maigsi, masyadong kumbaga bitin. Hindi po ba, hindi po katulad ng iba na kapag kumuha ng video talagang mahaba. Natatandaan ko pa mga kaaldab yung nag-a-update ako mga 4 years yon mga kaaldab. Talagang ang haba eh, mga maabot siya ng 10 minutes, 15 minutes, ganun po kahaba yung video mga kaaldab. Talagang masipag po yung mga panahon na yun. Pero ngayon mga kaaldab, medyo sabihin nyo mga kaaldab, Mr. Destiny, alam ko yung sinasabi mo, event naman yun eh, kaya medyo mahaba, kumbaga maraming tao, kaya well, ito mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, kahit 1 minute man lang eh, hindi po ba nabuo? Kaya nga po nakakapagtataka, pero syempre masaya po tayo dahil alam naman po natin mga kaaldab na 101% andyan si Main Paulkerson. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kaya ka na babash eh, kaya ka na papagalitan ng mga hindi tanggap ang katotohanan. Panlagi mong binabanggit si Main Mendoza, lalong-lalo na po yung mga followers mo na talagang galit na galit kapag ka naririnig at nasasama mo ang pangalang Main Mendoza. Real talk to mga kaaldab. Kaya nga ako pag nagbibigay talaga ng update, 101% na sinisiguro mo po muna natin, pero base nga sa impormasyong nakuha natin, yun lang po. Pero kayo na rin po bahala magkomento. Kumbaga kayo na rin po bahala magsenaryo. Ang sa akin lang, talagang nakakapagtataka at nakakaduda. Para po sa mga walang alam po sa Aldab Nation, sa mga taong masasabi natin na naghahanap lang ng update, ito na po yun mga kaaldab. Ako personal po, pagka may mga bagay-bagay nga po sa social media na kailangan nating i-update, binibigay po natin. Ito po, mga kaaldab, yung isa sa kinaiinisan ko. Well, sa kabila po, mga kaaldab, yan po si April. Sa mga hindi po nakakakilala. Yan po yung mama niya. Kaya po, nakakapagtataka, no? Sinasabi po nilang may relasyon daw, may anak daw po si Tisoy dito. Pinsan niya. Ako mga kaaldab, hindi ko masyado maintindihan itong mga pinagkakalat po nila sa social media. Hindi po ba na, yun nga po, na bakla daw si Tisoy, kaya so may anak kay April, kaya lagi daw kasama si April. Itong issue na to na hindi po matapos-tapos eh. Na, kumbaga, hindi na matuldukan na kapag may issue, ibabato po nila kay Tisoy na keso ganito, keso ganyan. Tapos, makahanap lang po sila ng ano, yung tipong makahanap lang po sila ng kwento, gagawin at gagawin nila. Ako, mga kaaldab, ulitin ko, for the record lang po, may mga bagay-bagay po sa social media na masasabi nating totoo, masasabi rin po nating hindi. Basta ang importante lang naman dito, mga kaaldab, tama yung ina-update mo. Tama yung sinasabi mo. Di po ba? Napakarami po talagang fake news ngayon kumakalat. Sabi nga po agad-agad ng mga main fanatics sa Tarmin.
yung mga true-blooded Aldab Nation daw na mahilig magpo-post, maghanda-handa na po raw kayo. Siyempre, makakaldab, kasama na po ako doon. Gagawa po raw ng batas si Congressman Spotted. At ang unang masasampulan nga po, eh itong mga Aldab Warrior. Well, sabi ko nga po makakaldab, depende na rin po yan eh. Ibig sabihin niyan, pag yan ginawa po ni Congressman Spotted, di-delete niya lahat ang post nila. Tapos sigurado aamin na po ito. Real to, kakaamin na po ito sa sarsuela lang po. Yung nagaganap po kila Mengay at Tisoy. Ah, okay, Mengay at Congressman Spotted. Kung yun po yung gagawin nila, ako pabor ako ron eh, mga kaaldab. Kumbaga, yung tipong tinatakot ka nila, na akala mo naman eh matatakot ka. Real talk, pananakot. Pero sabi ko nga po eh, maraming ebidensya at resibo na magpapatunay. Pero sila, mga fake news lang po yung nilalabas nila. Paano nila ipapaliwanag yung mga ganyan, ganito, na pinapakita ko? Wala po silang reaksyon. At ang sasabihin lang po nila, matagal na yan eh. Kumbaga, ibinabalik mo lang. Yun nga po yung punto ko eh. Yung kay Baby Teo at kay Mengay at kay Tisoy, di po ba matagal na yan? Pero bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa? Kasi totoo. Kapag ka sinasabi kong totoo, nanggagalaiti sila sa galit. Yung tipong umuusok yung tumbong po nila kapag ka pinaririnig ko ang salitang Baby Teo. Ito yung gusto ko pong malaman, lalo na po sa mga baguhan pa lang sa channel ko. 101% mga kaaldab. Alam naman po natin o ng mga Eat Bulaga members o Eat Bulaga Double Cards kung sino nga po ba talaga ang totoong karelasyon ni Mengay. Kasi sila-sila na nga rin po yung nagkukwento at sa bibig na nga po nila minsan nasasabi. Kaya lang, magaling lang po silang makalusot. Yung tipong nahuhuli mo na, eh nakakawala pa. Normal lang yan, di po ba? Kahit po nanguhuli ka ng isda, kahit sabihin nyo ng maganda yung lambat na ginagamit nyo, eh nakakawala pa rin po sila. O sa bingwit mga kaldab, pag namimingwit po kayo ng isda, may pagkakataong nahuli mo na siya sa bibig, pero nakakaalpas pa. Yan yung sinasabi ko mga kaldab, na Richard Polkerson ang dating, na kahit ang daming sinasabi niya, ang daming mga talagang nadudulas na siya, pero pag kumambyo siya eh, ang galing, talagang wala eh. Kumbaga yung unang sinabi niya natatabunan sa pangalawang kambyo niya. Ganyan po siya kahusay. Pero sa Aldab Nation, lalo na po sa mga true-blooded Aldab Nation na soko, hindi po makakalsot si Tisoy kasi alam niyo kung bakit, naka-record na po yun. Hindi pa siya magsisimula, alam na yung mga ganong eksena, di po ba? Well, comment na lang po kayo mga kaaldab.